Hello guys, magandang umaga. Alas 6:30 na ng umaga guys, araw ng Linggo. So Linggo guys, ngayong araw na to. Marami sa atin ngayon ang pupunta ng simbahan para magsimba. So, mayroon lang akong isishare sa inyo guys tungkol sa pagsisimba natin sa Panginoong Diyos, sa kay Ginoong Hesus Kristo at sa kay Diyos Amahang makapangyarihan sa lahat. So, bago natin pag-usapan yan guys, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, hindi kaya ay naligaw kayo sa aking YouTube channel, subscribe guys. At comment na rin kayo sa baba, like and share. So ngayon guys, maraming hindi nakakaalam sa atin ang tungkol sa pagpupunta sa mga simbahan. Ano ba ang dapat at anong oras tayo dapat pupunta sa simbahan? So, kung sakali guys, kung ang misa, palagi, Linggo ngayon eh. So, kung ang misa guys, is first mass, is alas 5 ng umaga, second mass, alas 7 ng umaga, third mass, alas 5 ng hapon, o alas 7 ng gabi. Kuya Lata, hindi ka nagsisimba. So, kung tayo ay pupunta sa simbahan guys, simbawa, pupunta tayo sa first mass, alas 5 ng umaga ang schedule ng misa. Dapat guys, pumunta tayo sa simbahan na wala pang alas 5 ng umaga. Yun talaga ang karapat dapat at dapat nating gagawin pag once na pumunta tayo sa simbahan, magsisimba tayo. Kung alas 5 ng umaga ang misa sa mga simbahan, dapat 4:30 pa lang o quarter to 5 pa lang, dapat nandun ka na sa simbahan. Bakit? Mapaliwanag ko sa inyo guys. Bakit ko nasabi yan? Kasi ang Diyos Ama guys, strikto. Strikto ang ating Panginoon. Hindi po pwede yung gano'n na siya pa ang maghihintay sa atin. Hindi po pwede yun sa kanya. Dapat guys, tayong mga anak ng Diyos ang maghihintay sa ating Ama. Hindi po pwede yung ihintayin pa niya tayo. Hindi po pwede yung gano'n sa kanya. Dahil pag once na pumunta kayo guys na alas 5:05, alas 5:10, alas 5:20, alas 5:30, yung pagpunta nyo ng simbahan guys, wala nang kwenta yan. Wala nang kwenta sa kanya yan. Useless na yan yung pagpunta mo. Kung pumunta ka doon sa simbahan, guys,
na wala pang alas 5, nandun ka na, inihintay mo na siya, inihintay mo na siya, okay na okay yun, guys. Katanggap-tanggap ng Panginoong Diyos yung mga ganun. Maraming pumunta sa simbahan. Araw ng Linggo, pumunta sa simbahan. Huli na dumating. So, minsan, dumating sa misa, nasa kalagitnaan na ng misa, dumating. Minsan, pumunta sa simbahan, patapos na yung misa. So, anong maabutan mo doon? Wala ka lang maabutan. So, wala nang kwinta yun. Paludod ka pa sa simbahan. Dumating ka sa din na sa tamang oras. Walang kwinta yung pagsisimba mo. Dapat, guys, nauna ka sa kanya. Hindi yung siya pa ang nauna sa'yo. Siya pa ang nauna sa atin. Hindi yung ganun, guys. Kung pagising mo at sa tingin mo na hindi ka aabot sa takdang oras, payo ko sa inyo, huwag ka nang tumuloy dahil nasasayang ka lang ng panahon. Dahil yung pagpunta mo doon, wala nang kwinta yun. Ngayon, guys, December 29, 2019. Alam ko, maraming din nakakaalam yan, guys. Maraming din nakakaalam yan. Yung tamang panahon at oras sa pagpunta mo ng simbahan. Yung iba, dumating, nag-umpisa na yung misa. Tapos na yung nag-umili yung pare o di kaya yung pastor. So, anong inabutan mo doon? Wala. Wala kang inabutan. Nagdadasal. Nagdadasal mo lang. Wala kang inabutan. Huli ka na sa programa. Huli ka na sa oras na nilaan ng... Batikusong lang sa anong mga tao. Nakalaan ng Panginoon Diyos. Isang oras. Binigyan tayo ng isang oras, nilaanan tayo ng isang oras ng ating Panginoon para sa atin, tayo mga anak ng Diyos. Pero anong ginawa natin? Binawasan mo pa ng 5 minuto, 10 minuto, 30 minutes, binawasan mo pa. Alam nyo, guys, ako, hindi ako perfectong tao. Hindi ako perfectong tao. Hindi ko sinabing tama ako. Hindi ko sinabing mali ako. At hindi ko rin ipipilit sa inyo na maniwala kayo sa akin sa mga sa sinasabi ko tungkol sa pag-ano nyo ng misa. Hindi ko sinabi. At hindi ko rin sinabi na mali ako. Mali yung ganun. Nasa inyo na yan, guys, kung maniwala kayo sa akin o hindi. Kung sa tingin nyo na mali ako, mali yung sinabi ko na dapat dumating tayo sa ganitong oras, dapat hindi tayo dumating sa ganitong oras. Kung sa tingin nyo na mali ko, mali yung sinasabi ko, huwag nyong paniwalaan. Huwag nyong sundin. Kung paniniwala nyo na mali ako. Pero kung naniniwala kayo na tama ako, totoo yung sinasabi ko. Naniniwala ako na
tinamaan kayo sa naniniwala kayo na tinamaan kayo sa sinasabi ko sa inyo ngayon. So, sundin nyo. Wala namang masama doon. Wala masama. Alam nyo ako, guys, wala akong dinadalang simbahan. Hindi ako nagbibinta dito ng simbahan para dadami yung tao sa simbahan ko. Wala akong dinala. Wala. Ako, guys, ginagawa ko to. Sa ginagawa kong ito, naniniwala ako, guys, na nasisiyahan ang Diyos sa magmagapangyarihan sa akin. Naniniwala ako. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala sa akin, okay, problema nyo na yun. Problema nyo na yun. So, yun, guys. No, sana may makukuha kayong idea o may maitutulong itong video ko sa atin tungkol sa pagpupunta natin sa simbahan. Tungkol sa pagpupunta natin ng mga misa sa mga simbahan, sa mga kapilya. Sana magkaroon kayo ng idea. Sana, guys, mawala yung mga habit natin na yung mga ganun na pupunta sa simbahan na huli na dumating. Pumunta sa simbahan dahil nandun lang yung mga kaibigan. Sana mawala sa atin yun. So, guys, mayroon man kayong gustong parating sa akin, mag-comment lang kayo sa baba, guys. At subscribe na rin kayo. Abangan nyo yung mga video ko, guys. Marami pa akong gagawing mga videos tungkol sa ating Panginoong Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. So, salamat, guys, sa inyong panonood at sana'y na-enjoy kayo. Good morning and happy Sunday, guys.